Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kabatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ianda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami rin away magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensisa, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensisa." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kamusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?"
may nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo, ako'y tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa isang bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala sa sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa at sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kaniya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya.
May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't siya'y nakipagsiksikan hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Inanap niyang humipo sa kaniya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka na magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Patay na po ang inyong anak. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala nang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa't nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Inawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabi ineng, "Sinasabi ko sa iyo, magbangong ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin, sa lahat ng ating social media outfit. Mahirap tumanda. Ako si Senta na. Ang hirap-hirap tumanda pala, sabi ko sa sarili ko.
ang daming nararamdaman, ang daming intindihin, ang daming sumasakit. Ang hirap pa lang tumanda, sabi ko sa sarili ko. Buti pa nung bata, malakas, walang intindihin masyado, laro lang, basketball lang, ping-pong lang, tennis lang, kwento-kwento, konting trabaho, maligaya ka na. Pag tumatanda, di ka na makapaglaro, ang dami mong iniisip, konting bagay, konting lamig, uubuhin ka na. Konting lamig, sisipunin ka na. Tulad ngayon, kumakating lalamunan ko. Konting pananalita lang, konting hangin lang, minsan makatinas sa lalamunan. Ang hirap tumanda. Pero habang tumatanda tayo, dapat natin pakatandaan ang Diyos na nagpakita sa atin. Pasensya na po, matanda na. Dapat pakatandaan natin na ang Poong Jesus Nazareno ang siyang ating lakas at kagalingan. Marami na akong sakit na dinaanan. Kung minsan, pagpupunta ako ng Quiapo, masama ang pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang hirap ng tumatanda. Masakit ang likod, may nararamdaman hindi maganda, pero tuwing tatayo ako at papasok sa simbahang ito, tuwing susulyap ako sa Poong Jesus Nazareno, ano ang sabi sa akin ng mga nakakakilala sa akin? Para kayong walang sakit. Pero totoo, siya yung nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi lang sa akin, kundi sa inyo. Sa ating lahat. Siya yung Diyos ng kagalingan at Diyos ng buhay. Walang saysay ang buhay natin kung hindi dahil sa Kanya. Maraming may sakit na pumupunta rito. Kasama na ako dun. Pero ang lagi nating kagalingan, lagi ang pagsulyap natin sa Poong Jesus Nazareno. Siya'y Panginoon ng kagalingan at Panginoon ng buhay. Walang lumalapit sa Kanya na nanghihina. Lahat ng lumalapit sa Kanya, nagkakaroon ng bagong lakas. Lahat ng nananalangin sa Kanya, pinagkakalooban ng lakas at pag-asa. Lagi kong sinasabi sa pulpitong ito, isa ako doon, kaya ako naririto. Lagi akong pumupunta, lagi ako nagpapasalamat dahil sa kagalingang binigay niya. Sa dagdag na buhay na dinadala ko dahil sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung hindi ako siguro nagkaroon ng debosyon sa Kanya at kung hindi ako lumapit sa Kanya, siguro matagal na akong wala sa mundong ito. Dahil totoo, siya yung Diyos na nagpagaling sa akin. Siya yung Diyos na nagbalik ng buhay ko. Ilang ulit na akong ni-revive. Ilang ulit na akong nagkaroon ng matinding sakit.
Ilang ulit na akong sinabihang wala ka nang pag-asa. Sumulyap lang ako ni hindi nga ako nakahawak pa sa laylayan ng kanyang damit. Sumulyap lang ako at ipinagkaloob ang kagalingan. Tayong naririto, kayong naririto, alam kong katulad ko, may mga nagsisimba rito na may matinding karamdaman. May mga nagsisimba rito na mabigat ang daladala sa buhay. Hindi ako magsasalita sa harapan niyo kung hindi ko dinanas ang ebanghelyo natin ngayon. Wala na akong kakapitan, wala akong lalapitan. Ngunit dahil sa kanya, nagkaroon ako ng kagalingan. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng buhay. Dahil sa kanya, nakapaglilingkod pa rin ako. Kaya ang buhay natin na dinadagdag ng Diyos sa atin ay buhay para ipaglingkod sa kanya. Kaya nasabi ko sa sarili ko, oo nga't ako'y senior na. Ang natitira kong buhay ay para sa kanya. Kailangan lumalaban tayo sa buhay na kasama siya. Huwag tayong susuko sa karamdaman. Huwag tayong susuko sa hirap o alalahanin ng buhay. Kasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Lalaban tayo sa buhay. At ipinaglalaban tayo ng Poong Jesus Nazareno. Hindi ako tatayo rito sa harapan niyo kung hindi siya nagmilagro. Hindi ako tatayo at hindi rin kayo sigurado magsisimba kung hindi niyo nakita ang kanyang pagpapala. Kaya tumatanda tayo, pero pakatandaan natin ang kanyang pag-ibig. Tumatanda tayo, pero pakatandaan natin ang kanyang pagmamahal. Tumatanda tayo, tandaan natin na hindi niya tayo pinababayaan. Masarap maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Lahat ng alalahanin, tutulungan kanya. Mahirap lang ang hawak kong parokya. Pero tuwing nagdadasal ako sa kanya, hindi nagkukulang ang kanyang biyaya at pagpapala. Malayo ang parokya ko, nandun sa bundok, nandun sa isang munisipyo, sa Sambales. Pero pinagyayaman ako ng biyaya at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Napakahirap ng buhay, pero gumagaang dahil hindi niya tayo pinababayaan. Mahirap may karamdaman, pero nakatatayo dahil sa kanyang pagpapala. Mahirap ang maraming intindihin, pero nagkakaroon ng kapayapaan dahil sa kanyang pagpapala at pagmamahal. Naririto tayo, nagpapasalamat. Lumalapit tayo. Narinig niyo ang ebanghelyo natin ngayon. Ang babaeng dinudugo ni hindi humingi ng kagalingan. Nagpilit lang lumapit. Humipo, pinagkaloob ang kagalingan. Kahit hindi tayo humingi sa Poong Jesus Nazareno, kahit hindi mo sambitin, alam niya ang ibibigay sa iyo. Kahit hindi ka magsalita, alam niya na yayakapin ka niya ng kagalingan niya. Ganyan ang ating mahal na Poon. Ganyan ang ating Poong Jesus Nazareno. Ano sabi sa akin? Hintayin mo nang mamatay ka. Narinig niyo yung anak ni Jairo? Patay na. Ano sabi ni Jesus? Natutulog lang. Minsan tayo'y natutulog lang. Natutulog tayo sa karamdaman natin. Natutulog tayo sa takot natin.
Lumapit si Jesus sa atin, hinawakan tayo, tumayo tayo ngayon, kaya tayo naririto, dahil buhay tayo. Dahil si Jesus ay Diyos ng mga buhay, walang lumapit sa Kanya na pinanghihinaan ng loob. Walang lumapit sa Kanya na lalong nagkakasakit. Walang lumapit sa Kanya na nawawalan ng pag-asa. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya, Kanyang pinalalakas. Kaya po ako naririto. Kaya tayo naririto. Dahil tayo Kanyang patuloy na pinalalakas. Yung mga nagsisimba sa inyo ngayon, may karamdaman. May sakit na matitindi. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Alam niya naman na naging sakit ko, paulit-ulit ko lang sinabi sa pulpitong ito. Kanser. Pero walang gamutan. Gumanyan lang si Jesus Nazareno. Sumilyap lang ako sa Kanya. At anong sabi ko sa Kanya? Bahala ka na. Tinaas ko yung kamay ko. Kaya tuwing naririto ako, ang panghihina ko, pinapalitan niya ng lakas. Ang pangaproblema ko, tinutulungan niya ako. Bilang isang pari, isang kura na maraming iniintindi, siya yung aking katuwang sa aking parokya. Kaya kayong naririto ngayon, ano man ang sakit mo, ano man ang dala mo, ano man ang nagpapahina sa iyo ng loob, sa oras na ito na paglapit mo sa Kanya, pinalalakas Kanya na. Amen? Amen? Pakatandaan nyo yan. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong manghihina. Ang Diyos natin ay Diyos ng kagalingan, hindi ng karamdaman. Ang Diyos natin ay Diyos ng buhay, hindi ng panghihina. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy natin damahin ang Kanyang pagpapala. At patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Dito sa Kanyang tahanan na dumadaloy lagi ang napakaraming pagpapala. Diyos na buhay, Biba Jesus Nazareno. Biba Jesus Nazareno. Biro na damay kay sa karamdaman ko, masakit lang lalamunan ko. Hindi po. Talagang mapagmilagro siya sa akin. Sa akin at hindi lang sa akin sa inyo. Marami na po siyang milagrong ginawa sa buhay ko. Napakarami. Hindi ko mabilang. Kahit sa oras na ito, mahina ang katawan ko, nakita nyo, lumalakas dahil nasusulyapan ko siya. Tataas lang ang kamay, gumagaling tayo. Amen ba? Nataas lang ang kamay, nawawala ang problema. Amen ba? Tandaan nyo yan, taas nyo lang yung kamay nyo. Totoo, yun lang ang ginawa ko po na may cancer ako. Ginanong ko lang yung kamay ko at ang sabi ko, suko ko sa iyo lahat. Pagtingin ng doktor sa Amerika, wala na yung cancer dahil tinaas sa Kanya. Sige nga, taas natin yung kamay natin. Suko nyo nga lahat yung sakit nyo. Suko nyo yung problema nyo. Suko nyo lahat. Pagbaba niyan, tapos ang problema mo. Amen ba? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kalakip ng buong pananalig habang nananalangin tayo na may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mithiin. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo
ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat, naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating itaas sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga pasasalamat, ang ating mga kahilingan, lalong-lalo na sa mga may karamdaman. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan na iyong anak. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na igay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito yung aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos sa ngapunan, inawakan niya ang kalis. Muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at anang kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, tagalingan na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang poong Jesus Nazareno, ang ating kagalingan, ang ating lakas, ang ating buhay. Siya ang kordero na galis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit
Ako'y akayin sa daang matuwid. Huwag nawang pahintulutang mabighani ng panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Tinig mo'y isang awit pagilo. Sigwa sa'king kalooban, iyong masdan, pahupain ng bukso ng kalungkutan, yakapin ng buong higpit, iyong anak nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Tinig mo'y isang awit pagilo. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ng Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo.
Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ang ating Basilica Minore ay naging pambansang dambana ng itim na poong Jesus Nazareno. Isang patunay na mahal na poong Jesus Nazareno ay patuloy na kumakalinga sa ating mga Pilipino. Patunay ng kanyang malalim na presensya sa ating buhay. Kaya congratulations sa lahat ng deboto, kay Pare June Sescon, ang Cura Paroko at Rektor, sa mga kasamang pari, dahil ang simbahang ito ay naitalaga bilang pambansang dambana. Purihin natin ang Panginoon. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.